Sa pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, hindi lang mga pasilidad ang mga nagkukulang, kundi pati na rin ang mga health worker. Kasama kasi sa tinamaan ng COVID-19 ang health workers. Kaya nangangailangan pa ng lungsod ng karagdagang mga nurse at doktor. Critical din yung human resource, yung ating mga doctors, yung mga nurses. Di basta-basta na, lalo-lalo na ngayon na meron tayong tumataas na cases among our medical personnel, our health worker. Kaya ongoing yung ating recruitment ng 30 additional nurses, this time to be funded by the city para magamit natin at makatulong sa ating mga private hospitals. And at the same manner, meron din tayong hinihingi na additional na 20 personnel na sa nurses sana na recruit, bagong recruit na nurses, this time to be funded by DOH. Hinihintay ko na lang ang approval ng DOH tungkol dyan. Isa sa mga humarap ng ganitong problema ang Baguio General Hospital and Medical Center. Ilan kasi sa mga health workers nila ang kailangan sumailalim sa quarantine. Kaya naman, tinututukan ng Department of Health Cordillera ang deployment ng emergency hard personnel para punan ang kakulangan ng mga health workers. Actually, hindi lang sa kulang na kulang, nagkakasakit din sila. So they need to be quarantined, they need to be isolated. So kaya actually, nagdi-divide yung health human resource for the vaccination and for the response sa mga COVID facilities. So talagang kumbaga na i-stretch na masyado sila to their limits. Inihayag din ng Department of Health Cordillera na papalawigin pa nila ang kontrata ng mga emergency hard personnel hanggang sa Oktubre. Nagkaroon na kami ng policy or advisory from our national office na mag-extend ulit itong mga existing na human resources for health or yung mga na-emergency hire during this pandemic to extend until October, November, parang ganun. Kasi parang ginagawa nila is nag-source out sila ng funds, then like June lang dapat, tapos na-extend sila ng July, August. Ngayon may go signal na September, October. Aabot naman sa 38 million pesos ang halaga ng special risk allowance sa mga health workers ng Cordillera ang naibigay. Ayon sa Department of Health Cordillera, karamihan sa mga health workers sa rehiyon ay nabigyan na ng SRA habang inaantay pa ng tanggapan ang ikalawang batch ng SRA mula sa Department of Budget and Management. Out of the 58 million, may 38 million na po na i-distribute sa health workers. Of course, we are also parang kaliwan ito, Ma'am Helen, na we are waiting for the supporting documents before we hand them on. But the checks are already prepared in their name. And when once they give us the supporting docs like yung MOWA, signed by the governor and the head of the facility, etc., the certification na talagang itong mga ito ay cared for, worked for COVID-19, etc. So yun yung ibibigay namin. Sa special risk allowance ng mga health workers, makakatanggap ang mga health workers ng hindi lalampas sa 5,000 pesos bawat buwan. Inihahanda naman ng Department of Health ang pagbibigay ng SRA na ibibigay sa mga health workers ng rehiyon. Papalo ito sa higit 26 na milyong piso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.